Hello mga ka-coffee, ngayon po ay April 11, 2021, araw po ng Linggo ka-coffee. Marami po yung nag-request sa atin at inaalam po nila kung magkano daw po yung sinasahod ng ating mga PBA players, mga Philippine Basketball Association players po natin. Magkano po per month yung natatanggap nila. Kaya naman ka-coffee, yan yung ating pag-uusapan for this episode at isama na rin po natin yung mga referee, magkano po yung natatanggap nila kada buwan. Alam mo ka-coffee, yung ating mga PBA players ay mga celebrities din po sila kung titingnan natin, no? Para din po sila mga artista. Kapag ikaw po ay star, ikaw po ay sikat o di kaya veterano, ay malaki po yung natatanggap mong sahod kada buwan. Bukod pa po dito yung mga kontrata na makukuha mo sa mga endorsement. At kapag ikaw naman po ay medyo nagsisimula pa lang, no? Halimbawa po ordinaryong player ka pa lang, ay medyo mababa po kung titingnan natin. Pero actually hindi rin siya mababa, mataas na rin po siya. Ka-coffee, yung datos na ating pinagbabasehan kaugnay po sa sahod ng ating mga PBA players, kasi meron na pong cap yan, may ceiling na po, may maximum amount na po na pwedeng matanggap ng isang PBA players, ay noong 2019 pa po yung dokumento na ating pinagbabasehan. Pero ka-coffee, sa tingin ko ito pa naman yung updated kasi ilang buwan pa lang naman yung nakakalipas. Simulan natin sa may pinakamababa, actually hindi siya pinakamababa, no? Basta yung nasa bottom na natatanggap na sahod ng ating mga PBA players. Ka-coffee, meron tayong tinatawag na practice players. Sila po ay medyo hindi pa po sila ginagamit sa mga laro na napapanood natin sa TV, no? Kumbaga reserve pa lang po sila. Pero meron na rin po silang sahod. At least 30,000 pesos po per month yung natatanggap nila. Again, para po ito sa mga practice players pa lang po natin, no? At kapag nanalo po yung team nila, sila din po ay nakakatanggap ng tinatawag nating one game bonus, no? May natatanggap din po silang bonus. Yung ibang team ay full po na binibigay yung bonus. Halimbawa po 6,000, ay makukuha niya po ng buo yan. Pero may ilang teams po na kalahati lang yung ibinibigay. Not bad na rin to ka-coffee kasi kapag nanalo yung team mo, bukod dun sa basic salary mo, kada buwan ay meron ka pang matatanggap na bonus. Para po yan sa mga practice players. Now, pumunta na tayo sa mga active players na, no? Yung ordinaryong player po natin sa PBA, ang minimum po na natatanggap nila ay 70,000 pesos per month. Ka-coffee, medyo malaki na ito, 70,000 pesos per month. Actually, mas mataas pa yung sahod mo sa ilang official ng PNP. Yan po yung minimum na sahod sa ating mga PBA players, 70,000 pesos per month. Pero again, depende po yan sa team. Kung medyo generous po yung inyong team, ay mas mataas pa po dyan yung makukuha mong monthly salary. At kapag ikaw naman po ang star player ng team na Coca-Coffee, medyo malaki-laki po yung matatanggap mong buwan ng sahod. Kasi po, up to 420,000 pesos per month po yung matatanggap mong sahod. Kung susumahin natin ka-coffee, mas malaki pa po yung sinasahod ng ating mga star players sa PBA kumpara po sa presidente ng Pilipinas. Kasi po ang ating presidente ay 403,000 plus lang po yung natatanggap niyan kada buwan at ang PBA player po, yung star player ay up to 420,000 pesos. Ang laki nito ka-coffee, no? Buhay na buhay ka dito ka-coffee, may kalakihan po yung sinasahod ng ating mga PBA players. Ka-coffee, bukod doon sa basic salary na natatanggap po ng ating mga PBA players, ay meron din po silang natatanggap na bonuses. Kung tawagin natin yan ay one game bonus. Halimbawa po, nanalo yung isang team sa elimination ay may matatanggap po na bonus ang mga player. Magkano naman po yan? Nakadepende po yan kung saan po kayo nanalo. Kapag ang team nyo po ay nanalo sa elimination, ay meron kang matatanggap na one game bonus. At magkano po yung katumbas niyan? 6,000 pesos po yan kada player. Malaki na ito ka-coffee, kaya the more na nananalo yung isang team, mas malaki po yung naiuwi ng ating mga players. Sa elimination pa lang po yan, pero pagdating po ng semifinals, naku, aangat po yung one game bonus natin dyan. Mula sa 6,000 ay magiging 8,000 pesos na po yung bonus na matatanggap ng kada player. At kapag nanalo po yung inyong team sa finals ay tumataginting po na 10,000 po yung one game bonus para sa ating mga players. Kaya ka-coffee, kung walang talo yung inyong team, nako, malaki-laki po yung natatanggap ng ating mga PBA players. Yun po yung tinatawag nating one game bonus, no? Pero ito, interesting to ka-coffee kasi meron pang tinatawag na extra bonus. Para saan naman po itong extra bonus? Halimbawa po, yung team nyo ay nanalo sa championship ay binibigyan po yung mga players ng extra bonus. Ang problema natin ka-coffee ngayon ay hindi natin nakuha yung amount kung magkaano po yung natatanggap na extra bonus ng ating mga PBA players. Pero of course, mas malaki po yan sa 10,000 kasi sa 10,000 sa finals lang po yan. Ano pa kung nanalo kayo sa championship? Kaya medyo malaki po yung natatanggap ng ating mga PBA players. Pero alam naman natin ka-coffee na medyo mahirap din maging PBA players, no? High school pa lang, college pa lang, ay kailangan ay disiplinado ka na dyan sa pagtitraining. Kaya sa tingin ko naman ay deserve naman ito ng ating mga PBA players. Yan po yung sinasahod ng ating mga player. For sure, napaisip ka ka-coffee, magkano naman po yung sinasahod ng ating mga referee. Again, tulad po ng ating mga PBA players, ang sahod po ng mga referee ay nakadepende rin po sa kanyang status. Ang lowest salary po ng ating mga PBA referees
ay 20,000 pesos. Not bad na rin ito, Coffee, lalo na kung extra mo lang ito, no? Kung sideline mo lang ito at meron ka pang ibang trabaho, meron ka pong additional na 20,000 pesos kung ikaw po ay referee sa PBA. Para po yan sa mga ordinary referees natin. Pero kapag ikaw po ay medyo bigate na referee na, no, kung tawagin ay Class A referee ka, ang natatanggap mo po ay up to 40,000 pesos per month. Medyo malaki-laki na ito, ka-Coffee. Na doble na po yan. At ang maganda dito, ka-Coffee, bukod sa basic salary na natatanggap ng ating referee, ay meron din po silang allowances. Meron din po silang natatanggap kada laro. Magkano po iyan? Yung range niya po ay 500 pesos to 2,000 pesos per game yung natatanggap po na allowance ng ating mga referee. At may mga cases din tayo, ka-Coffee, na halimbawa po galante yung commissioner ay nagbibigay po yan ng additional sa ating mga referees. Ito ang tanong, ka-Coffee, meron bang amount na ibinabawas sa ating mga PBA players? Of course, ka-Coffee, meron. Halimbawa po ay hindi ka naka-attend sa mga practice ay nagkakaroon din po ng deduction sa kanilang mga sahod. Pero sa laki ng sinasahod ng ating mga PBA players ay bakit ka pa absent, no? Mas ganado kang pumasok kasi nga medyo malaki yung buwan ng sahod na iyong natatanggap. Ano sa palagay nyo, ka-Coffee, sa sahod ng ating mga PBA players at sa ating mga referee? Kung meron po kayong opinion or may dagdag na impormasyon po kayong nais ibahagi sa ating mga kababayan, i-comment nyo lang po dyan sa ating comment section para malaman din po ng iba. Siyempre, ka-Coffee, bago tayo magtapos ay narito na po ang ating shoutout para sa mga masisipag pong manood ng ating mga videos at mag-comment. Shoutout sa iyo, Casey Ray Santillana, Quel Zarazate, Joshua Blancaflor, Enteng Vlogfire, maraming salamat. Chris Jan Rodrigo, thank you so much. Charlie Hotohot, Edison Calvin, masipag to si Edison, mag-comment, no? Jobet Galema, maraming salamat. Granada Family TV, thank you po. Carlos Mascareñas, Zoren Langig, maraming salamat po. Regan Pagdangalan, maraming salamat. Manju Kabalida, Christian Eta, Yuan James Faustino, Romel Ostero, Jake Motograb, Free Fitness Tutorial, maraming salamat po. Joseph Tamayo, thank you. Ramil Seraspe, maraming salamat po. Wally Lemos, thank you. Kay Kiza Ray at kay Geoffrey Nemenyo, maraming salamat po sa patuloy na panonood sa ating mga videos. Ka-Coffee, kung kayo po ay gusto nyo rin pong magpa-shoutout, ay mag-comment lang po kayo dyan at gagawin natin yan sa ating future episodes. At kung meron kayong topic na gusto natin pag-usapan sa mga susunod na episodes, halimbawa po may sahod po kayo na gustong malaman, ay i-comment nyo lang din po dyan at susubukan natin mahanap po yung dokumento na yan at gagawin natin yan sa ating future episodes. Kung bago lang po kayo sa aking channel, huwag pong kakalimutan mag-subscribe. Click nyo lang po yung subscribe at yung notification icon, ka-Coffee, para once na may bago tayong upload ay updated po kayo. Alright? Subscribe na po kayo at click yung notification icon. Hanggang sa muli, mga ka-Coffee, ako po si ka-Coffee, gumagawa po tayo ng mga educational materials na kapupulutan nyo po kahit papaano ng kaunting kaalaman. Magkita-kita po ulit tayo sa ating susunod na episodes. Paalam po sa inyo!